Good morning sa lahat. Ipapakita ko ngayon kung paano natin gagamitin si collector for ArcGIS habang siya ay integrated doon sa Survey 123. So first is i-open natin si Survey 123. And pag open natin, syempre meron na tayong mga downloaded na forms, which is yung nire-require namin sa inyo na i-download, is yung farmer information sheet, improved tobacco seedling production, trading centers. And kung wala rito yung mga form pa, so pwede mo siya ma-access dito sa top portion, tap mo yung logo ng account mo, download surveys. And dito, makikita natin yung mga forms available to be downloaded. So yung isa sa mga i-download pa natin is yung ISP, yung Integrated Support Irrigation Support Program. Other facilities, no, hindi na yan. Pali SPAS, yung solar powered irrigation system. So ayan, bali babalik tayo sa ano, sa main page. So yung form na da-download natin is farmer main information sheet, improved tobacco seedling, ISP, SPAS, and trading center lang. So far, dun tayo sa farmer information sheet. But before that, please make sure kapag meron kayong available na internet connection, always natin i-log in muna yung ating account para makareceive tayo ng mga updates dun sa survey form. For example, ito, kagaya nito, nasa taas nung screen ko is may updates available. So, i-tap natin siya. So, ibig sabihin yan, itong farmer information sheet ay merong update na available. So, we need to update it. Kasi, hindi rin natin magagamit yung form kung hindi natin i-update. And, mas maganda na updated yung form natin. Kasi, once na nag-update ako, nandun lahat nung issues na na-resolve. So, dun tayo sa farmer's information sheet, collect, and hindi ko na-explain kung paano fill up on itong form kasi yung iba is very ano naman, madali lang naman, just filling up lang yung form, ordinary filling up. Dun lang tayo sa part ng kung paano magagamit si collector ArcGIS. Lalong-lalo na kasi i-prioritize natin yung mga block farm areas. So, talagang matagal itong form na mag-loading, lalong-lalo na kapag bagong download siya and updated. Pero sa part na to, hindi na siya nangangailangan ng internet connection. So, yan. Fill upan natin lahat yan. And magti-trigger lang yung ating ArcGIS collector once na ang ating selection ay naka-yes tayo dito sa Are you a cooperator of NTA Block Farm? Kung makikita nyo sa baba, madadagdagan yung pages natin from 4 to naging 5 siya ngayon. So, pupunta tayo dito sa last page. Hit-up natin si, kung makikita nyo, farmers area. This part is for Block Farm areas. Just tap the hyperlink below and you will be redirected to the collector for ArcGIS. So, hit-up lang natin yan. Mag-o-open si ArcGIS Collector. And pag sinabi na ganon, error signing in, i-sign in natin yung ating account. Kasi kailangan natin i-sign in talaga kasi lalong-lalo na kung wala tayong na-save na mapa. So para doon sa mga first time na gagamit, kung mag-o-open itong ano, so ulitin natin para diretso tayo dun sa mapa na. Ayan. Pag dumiretso na sa mapa, ayan. Kung makikita nyo, meron ako mga, itong mga area na to is pinag-testingan ko lang. So, ipapakita ko rito kung paano kayo mag-a-add ng area.
Right now, naka-online yung connection ko, kaya naglo-load yung buong mapa. So, to add, just tap itong plus sign. Kapag sinabing averaging, ito ay mag-i-streaming ka along doon sa area. So, yan ay nagbabago siya. Every 5 seconds ang collection niya. Pero hindi natin gagamitin yon. Hindi natin gagamitin yung streaming, maliban kung depende kung mas gusto nyo na nag-i-streaming. Pero kung identified nyo yung boundary nung plot nung farmer, is pwede nyo nang gamitin tong add point, use target location, add point, use target location, add point, use target location, add point, use target location. Add point, use target location. Add point, use target location. So, syempre, habang nandoon tayo sa area, pwede rin tayong kumuha ng picture. So, capture. Okay. Picture natin yung area. Siyempre, kailangan natin magkaroon ng information about this area na. So, testing lang to. Testing. Map. For example, registered area ni farmer is 2 hectares. Please remember na hectare dapat yung gagamitin natin dito sa registered planting area. And buying firm natin is always capitalized kapag abbreviation yung gagamitin natin. Yung calculated nito is gamitin nyo na lang itong nasa taas. Itong part na to, area. 0.25 acres. Then once na yan, na-fill upan na natin yan. And meron na tayo nitong ano. We can now submit na. So to submit, i-tap mo lang yung check sa taas. Submitting. Ayan, okay na. Naisubmit na natin yung ating file. So, yung farmer name natin is testing map. So, ganun lang paggamit na itong collector for ArcGIS. And now, pwede na tayong bumalik doon sa survey 123. And isubmit. Just fill up lang natin yan. So, yun lang. Thank you.